What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, comment, reading, and reaction tayo sa inyong mga comments mamaya sa katatapos na hearing, siyempre, ng ating pandemic hero. At maraming mga nag-comments doon. Buti yata ng 100 comments yun. Kaya yan ay reaksyonan natin mamaya. Pero bago yan, dito muna tayo. Si General Bato de la Rosa ay nagsalita na. At kanyang sinabi na kulang sa asin, kulang ang arrive ng PNP. Dahil siyempre alam naman natin na siya ay namuno ng PNP nung unang mga taon ni President Duterte. Ayan. At sabi nga niya, hindi pa natatapos ang turnover ay nagpupulasan na ang mga kriminal at drug lords. Ayan. At nasabi pa niya na kulang din dapat manggaling sa taas. Manggaling sa taas ang pagpapakita. Ngayon. Pero nasabi rin niya na hindi natin alam, bagaman hindi natin naririnig sa Pangulo ang mga pronouncement ay hindi natin alam kung tinatawagan niya raw yung chief PNP. Pero sabi nga niya, mas maganda na meron kang saywar para may pronouncement ka na nagbabanta sa kanila. Yun ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. At yung pang meron pa tayong patungkol naman dito sa mga NPA, lalong-lalo na tong si Raul Manuel na nasa House of Representatives ngayon, ha. Parang sinasabi ni yung kadre na nasa SMNI na ngayon na main ano na yung kumbaga ay nasa regular programming na itong kadre na ito na dating NPA ay tinanong siya ni Lorraine Badoy, ewan ko kung usik-asik pa siya ngayon, hindi ko na alam eh, pero ito regular programming nila sa SMNI. Tinanong siya bakit nga daw takot na takot si Raul Manuel na i-name drop sila o i-red tag sila. Sabi niya hindi yan red tagging dahil isinisiwalat na kayo ay talagang makasipi PNPA. At ang parang may paratang si kadre dito na kalimutan ko ng pangalan nito, yung kalbong malaki ang katawan. Yung isang host na rin sa SMN yata ito eh. Yung kadre na ito na parang may bakyaaneling daw si Raul Manuel kay secretary ng National Security Advisor si Clarita Carlos. Naku po, may matinding parata yan, ha? Parang may bakyaaneling daw, meron ba daw silang ugnayan o mga private conversation o private line o ano ba yun. Nagtatawagan ba? Nakakatawag daw ba si Raul Manuel kay Secretary Carlos? Dahil nga si Secretary Carlos, nakita natin na against din siya sa red tagging. Ayon. Kaya dito, umpisa na natin kay Senator De La Rosa bago tayo mag-reading ng inyong mga comment. At siyempre, yung patungkol kay Idol ay mainit na talakayan ngayon yung kanyang hearing na baka i-delay ng i-delay. Yun ang aking ano dyan. Baka i-delay ng i-delay. At nangyari na nga, biro mo, tatlong hearing na walang witness, tapos yung ultimatum na pang fourth hearing, bigla silang naglabas. Parang pwedeng gawin nila yan na ganyan na naman. Sasabihin na naman sa next hearing, pwedeng sabihin, ay wala po yung witness, hindi nakarating dahil ano, masakit, may sakit, ganyan na naman.
hindi naman pwedeng i-dismiss na naman dahil hintayin yung witness na naman. Nako po, parang nakikinikinita kung ganyan ang mga gagawin nila dahil gusto talaga nilang i-delay ang kaso ni Idol para lang tuluyang nakadetain. Kaya dapat talaga, nag-iisa naman yung ano, ipurso talaga dapat habang dinidinig ang kaso, mag-bail muna para nandyan naman sa labas si Idol. Yun dapat. Kasi alam ko, matatagalan pa yung ganyan kasi alam na natin yung ganyan na ginawa nila. Kaya dito, panoorin natin itong kay Senator Bato de la Rosa na sinabi niyang kulang sa asin ang pamunuan ng PNP. Kaya kulang sa asin at arrived. Kawawa naman kung gagawa ako ng unnecessary comparison with them. Kawawa naman, pero tulungan na lang natin sila na sana magsumikap sila. But to put it bluntly, you want to put it bluntly? Kulang sa asim. Kulang sa arrive yung kapulisan ngayon. Ako wala. Para bang, kasi kung talagang may arrive, dapat takot ang kriminal gumawa ng criminal activities. Pero pag ganun, kaya natin yan, sabihin ng mga kriminal, gawa tayo ng ganito. Ha? They are the same people that I was who were under me. So they have the idea of what is it to be angas, what is it to be siga. Ganun man talaga. Kasi ako naman si PNP, ako hindi man ako magsiga-siga kung wala akong President Duterte na naka-back up sa akin. Hindi ako magsiga-siga dyan. Mamaya akong mamroblema dyan. Pag kailangan talaga, it should come from the top. No comment. Ayaw mo kong pilitin. Bahala lang kayo magsabi, pero ayaw kong magsabi. Hindi, ganito lang. Let's start with the president. Walang presidente na magsabi sa PNP na huwag kayo mag-operate. Huwag kayong gumawa ng anti-drugs operations. Huwag kayong mag-conduct ng anti-kidnapping operations. Walang presidente na magsabi ng ganun. So ikaw being the chief, being the leader of the PNP, you should, meron ka na sa, you have the initiative to do things. Dahil you're on top, di ba? You should do what it takes to clean the streets. As I have said kasi, my time has passed. It's their time. Let's give them the benefit of whatever benefit na pwede natin ibigay sa kanila to prove their worth and to do their thing. Bakit kailangan ko pa ba silang bigyan ng advice na alam naman nila kung ano dapat gawin? Pangit kasi, baka para sa akin, advice ang dating. Pero pagdating sa kanila, pakikialam ang dating noon, hindi advice. Di ba? Sa akin, friendly advice. Being one of their elders of the organization that has been there and done that, sa akin advice, baka pero dating sa kanila, baka mamaya pakialam yon. So ayaw ko magkaroon ng ganong relationship. Gusto ko lang na encourage lang sila, sige, magsumikap kayo, magtrabaho kayo, para naman ito sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating mga kababayan, sa ating lahat ng Pilipino, lahat magbibenefit dito pag kayo nagtatrabaho. So, yun lang pwede ko ibigay.
Kasi iba naman yung relationship namin ni Senator Ping. Nagiging boss ko yun nung panahon ng pa-OCTF days. Kung nagkakaso siya, kung undaran siya during the time, ako also undaran rin ako. Yung bumaligtad yung panahon ng yung from Arab to Gloria, eh, kami nagtatrabaho noon. Pagkatapos panahon ni Gloria, pinaghahabol kami dahil ganun-ganun. So, we yung aming samahan was unique. Well, si John Azuri naman is nagtrabaho naman yan under sa akin noon. Pero as I have said kasi, ayaw kong sabihin lang, pakialamiro ka. Tapos ka na dyan. Tapos na ang papel mo. Pero remember, I'm still the chairman of Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pwede pa rin ako mag-advise sa kanila. Pero with all due respect naman sa kanila, I know their capabilities. Hindi ko sila pinakialaman kung how they run the organization. Akin lang, kung talagang kinakailangan na, bahala na, puntahan ko siya. Sabi ako na ganun. Totoo talaga, oversight. Kaya nga, pwede natin ipatawag eh. Pa-explainin natin what is happening to our country general. Ha? Ayun, at nagkaroon ng patalastas. Ayan naman. Naglalagpa ang kanyang patalastas. Di natin may skip. Naku po. Ano naman yun? Ayan na nga. Dahil sa CDO, Premium Tonkatsu. Yes. Pwede. Mutuprobyo. Kahit ako nga mismo, ako mag-file ng resolusyon ko. Parang self-serving resolusyon. Ako mag-file, ako ang mag-refer sa committee ko, ako mag-investigate. Pwede naman yun. Wala mo problema. But sinabi niyo, meron naman kayo nag-file. Din hintayin ko yun. Kasi baka may sabi, pasensya na kayo. Ayaw mo sabihin na atat mag-investiga. Diba? Ikaw, pagbigyan mo naman kami, sir. We are only 3 months old. How old is the administration? 3 months old? We are just 3 months old, sir. Pagbigyan nyo mag kami na magtrabaho muna. Atat na atat ka na masyado mag-imbestiga. Baka sabihan tayo na ganun ba? Ayaw kung ganun. Hintay lang natin. Of course. Kaya panahon ko nga, hindi pa nga ako nakaupo. Nagtatakbuhan na yung mga kriminal noon, di ba? 2016, nabalita pa lang na si Bato ang maging chief NP ni Duterte. Tapos in-interview na niyo ako doon sa krami, inuhuli niyo ako sa krami noon. Hindi pa ako nakaupo. Pag bigay ko ng statement na ganitong gagawin ko, wala pang turnover sa Malacanang, wala pang turnover sa PNP. Naglayasan na yung mga kriminal. Yung ibang mga drug lord sa Mindanao, nagbiyahe na dito sa Manila at nagsurrender na. Surrender na kaagad. So, fear factor. Okay, fear factor. Hindi, kailangan talaga natin yan. Takutin. That's the only language that they know. These criminals and terrorists don't know other language except fear. Well, it's her prerogative being the OIC to call on the security forces and to make sure that the security situation of the country is stable while the president is out of the country. That's normal. Normal yan. Siguruhin mo na secure tayo habang nasa labas ang Pangulo. Eh, baka hindi lang nyo alam. Baka publicly hindi inyo nakikita. Baka through cellphone tumatawag si Presidente kay Chief NP Azurin. Oo, gawin mo ito, gawin mo yan. Hindi natin alam, di ba? Hindi naman kailangan i-publicize mo lahat ng orders mo sa PNP. Pwede naman through cellphone. Ayun, mas maganda talaga yon. Mas mapalagay ang loob.
No, pag sinabi mo na kayo mga kriminal kayo, manda kayo, kung hindi kayo maglayasan, upakan ko kayo. Ayun, takbo yan. Matatakot yung mga kriminal na yan. Pero pag wala ka nang ginawa, wala ka pang sinabi, wala talagang takot yung mga kriminal na yan. Second demotion. I second demotion to her comment. Dapat talaga ganun ang treatment sa mga kriminal. Otherwise, tingnan mo, hindi yan matatakot. Hindi matatakot yung mga kriminal yan. Yes. Wala pa. Pero pinapinalize na ni chairman namin. Yes. Walang resolution. Alam mo, nakita mo naman siguro pag susumikap natin doon sa investigation, no? Kung pwede ko lang pagsasakalin yung mga suspect doon sa hearing, baka first time ka makakita ng senador ba, Senate hearing, pinagsasakal yung mga suspect. Pero hindi natin pwede gawin yun dahil that's against the law. Kaya, but nakita naman yung pagsumikap natin, pero wala talaga tayo nakita. Wala talaga. Ang ganda ng pagkagawa na ng krimen na yun, pero at the back of our mind, alam natin kung sino yung mga tao na yun. Di ba? The absence are the evidence that would pin them down. Almost lang. Kasi kung perfect, wala sana tayo napailan ng kaso. Meron man tayong napailan na kaso, di ba? Dalawang cases yun. Yung Manila at saka yung doon sa Lipa. Dalawang cases yun, napailan natin ng kaso involving mga security guards nung yung mga security guards nung Sabungan. Hindi naman murder ang kinaso sa kanila. Kidnapping, serious illegal detention. Hindi naman requirement ang body of the crime doon, kundi yung act itself of restraining the movement of those may patalastas ulit. Victims, nakita man, may witness man. So, doon tayo. Hindi tayo pwede magpahil ang murder sa kanila. We have no body of the crime. Yes. Sampina? Ang hirap naman, ginawang secret baluting ng aming chairman, tapos tanungin mo ko ngayon in public kung anong sagot ko doon. To arrive at a collective decision, yung committee, that's how good our chairman is. Ayaw niyang sabihin na one-man rule. Unlike the previous Blue Ribbon Committee na parang one-man rule. Gusto niya na involved kaming lahat sa decision making. So, ginawa niya yon. Yung decision making is very representative of all the members. Hindi. Ganito yon. Yung aming secret balloting was done the day before pa. Ginawa na namin yon. Hindi yung executive session. No, hindi doon ginawa. Ang ginawa namin doon, nagbibilang na lang. Ako taga-record. Si Senator Risa Hontiveros ang taga-open ng balot, taga-basa. Ako, kahon. Yun, akong taga-record doon.
it doesn't mean anything. The meaning of it is that our chairman would like to make it sure that the decision that the committee will arrive at is a collective decision coming from everyone. Hindi yung siya lang ang magde-decide. Kaya ganun process ang ginawa niya. At everyone naman kami sa committee was satisfied with that process. Okay sa amin yun. Maganda yun. Apo. Ayun guys, at di natin marinig kasi yung mga tanong eh. Kaya hindi natin na-conclude kung ano yun. Dapat pinaparinig, naririnig yung tanong. Mahina pati yung boses. Ayun, tsagayin na lang natin. Kaya dito, meron lang akong ipakitang hindi na natin pala may papakita. Next vlog na lang yon. Dahil mahaba-haba rin yun, yung talakayan na yon. Dahil dito sa yung mga comments ay mahaba. Marami-rami itong comments nyo guys. Kaya dito na tayo. Magbasa-basa na tayo ng inyong mga comments. Ayan, sabi ni Monins Larang, ayan, clap clap, pray pray, and love love lang daw. Ito naman si Maria Deva De Vera. Maria De Vera, Sir Roman, tag di maganda ang news kay Sir Idol, di na ako nanonood kasi di ko mapigilan ang lumuha. Kaya now, nakita ko sa inyo na good news, kaya eto, panoorin ko po para malaman ko na maganda na ang news about Sir Idol Francis Leo Marcos. Nawa, bigyan ng Panginoon na makalaya na ang ating mahal na Idol Agbiag, Idol FLM. This truth prevail. Praise the Lord, God is good. He answers prayer. We love you forever, Pandemic Hero FLM. God bless you more, Agbiag. Sabi naman ni Edgar Dorada, sana makalabas na si Idol FLM. Lorena Garcia, hello Idol Francis. Reta Rami, nako ano ito? Yung mga nag-aano ng Belen Kadaan S. Yabra, Yahoo, lipad agad lipad na. Good morning, Sir Roman. Budol-budol na sila, siyempre. Mga sinungaling, walang nagwawagi sa kasinungalingan. Bulol-bulol na, yun, nagkakabulol-bulol na raw yung witness. God is good all the time. Gloria Nicomedes, pray lang na talagang good news. Sana makalabas na din para lalo ang makatulong need siya sa labas. Tama? Dapat talaga magpiansa. Bakit ayaw nilang palabasin? Yun ang tanong dyan eh. Bakit ayaw nilang pagpiansahin ang ating idol? Yun ang tanong dyan. Norma Rosario, ibig sabihin Sir Roman, sa pang-apat na hearing may dumating na witness ang kalaban? Opo, may dumating po na witness. Grabe naman, may delaying tactics talaga. Gustong mag-stay si Sir FLM sa kulungan. Yun na nga eh. Delaying tactics talaga, biro mo. Sa pang-apat, yung last chance na magpa-present ng witness sakalang ilalabas. Dahil alam nila na mahina talaga yung kaso. Kaya ang ginagawa nila ay delaying tactics, yung aking opinion dyan. Ginagawa na lang nila lahat ang paraan para lang ma-contain si Idol sa loob. Kaya maganda na rin yan na magkalabasan ang mga ebidensya. Lalong-lalo na ang kanyang pagkatao. Ilabas na, ipakita na sa husgado ang kanyang birth certificate sa husgado para malaman. At sabi nga ni Atty. Johnny na malaman na kung sino ang kanyang tunay na ama sa kanyang birth certificate. Yun po ang pinakamaganda dyan. Marlon Dagonoy, Kuya Roman, kailan ulit ang next hearing? October 5 nga po eh, biglang tumagal na. Dati every 2 weeks, nung una yung 1, 2, 3 na hearing, every 4 days, ang bilis. Tapos biglang bumagal, 2 weeks, na-postpone, 2 weeks,
Tapos ngayon, October 5 naman, almost 1 month, biro mo, September, from September 7, naging October 5. Di po ba? Almost a month. Kaya talagang delaying tactics na ang nangyayari. Josephine Eduque, morning sa lahat sa iyo, Bro Roman. At thank naman sa mahal na Panginoon Diyos. At ipagpatuloy lang natin ang pagdadasal ng ating mahal na si FLM. God bless us all. Asuncion Villalon, in Jesus' name, amen. Lipad na Aguila, lipad. FLM lang ang malakas, FFCI La Union. Jean Liamas, idol nyo, di dumating sa hearing. Ito si Jean Liamas, baser pala ito. Ashley Argusa, God is good for Sir FLM. Epipanya Tapaya, thank you sa good news, Sir Roman. Sana matapos na talaga itong pagkakakulong ni Sir FLM. Juliet Pandilio, maganda naman. At umuusad na ang kaso. Yan ang kagandahan, umuusad na yung kaso. Baka sa next year pa makalabas si Idol. Ayan, maaari rin yan eh. Matatagalan talaga yan. Dahil lalo't dinedelay-delay nila. Talagang delaying tactics na ang ginagawa lang ng kalaban. Juliet Panlilio, tama yung sinabi niya. Buting pa next year yan. Yan ang aking spekulasyon din yan. Mga guys, si Antisaak, praying for you, Sir FLM. Basta importante, makalabas si Idol. Hanggang Mayo. Yan. Next year. Nilda Lozano, God has His own plan. Yan, tama. May plano ang Panginoon kay Idol. FLM will be free sooner than expect. Sooner than you expect. Amen. Sabi ni Nilda Lozano. Epipanya Tapaya, praying na walang delaying tactics. Naway, manguna ang Panginoon Diyos sa kaso ni Sir FLM. FFCI, CBT, Alexander Quaton, Sir Roman, malapit ang kalanban ng ating idol. Malupit ang kalaban ng ating idol. Hawak nila ang mga bias na mga hukom. Dasal na lang tayo na malaya si Boss FLM. Marilu Bednarik, magandang umaga, Brad Roman. Hindi pa rin maganda. Bakit hindi pa rin pinalabas? Sino ba yan? Mga hulas na yan. Virgilio Ubalde, salamat naman po, God bless. Maria Sonia Hao, good morning sa Roman, love, Lord save our pandemic hero. Elizabeth Manlapas, dapat nga po, sir, wala talaga witness, kasi kung talaga wala siya kasalanan, paano magkakaroon ng witness? Yung witness na yan ay kunwari lang, yun na nga, mga bayarang witness lang siguro. Maria Sonia Hao, sana si Vic Lorenzo kasuhan ni Idol. May kaso na po. Meron ng kaso sa ombudsman. Sinabi, ang kapal nga yung ikinaso ni Atty. Johnny. Ayun. Lahat naninira sa kanya, kasuhan na rin. Di biro ang stress ko sa Idol ko kahit di niya ako nakilala watching from Olongapo. Sabi ni Maria Sonia Hao ng Olongapo. Elizabeth Manlapas, tinuturuan lang yung witness na yan, na pwersa lang siya kasi ika-apat na hearing lang dumating. Dapat si Roman, huwag masyado exaggerated, baka na naman maudlot. Ayun na nga po yung inaano natin, talagang delaying tactics na ang ginagawa nila kay Idol. Pero maganda na rin yan at nalilitis, lumalabas ang mga ebidensya na siya si Francis Leo Marcos. Hindi pa nga po sila nagpre-present ng kanilang mga ebidensya. Telma Santos, Idol, mabuhay ka, magaling ka, hero noong pandemic. Sabi ni Telma Santos, Primera FLM, Lipad Aguila. Emily Elarde, sana po makalabas na po si Roman. Dami na yung tiniis sa loob. Napakalaki ang nagawang tulong sa bansa natin noong pandemya. Adelina Salazar, ading, hindi nga lang nung pandemya hanggang ngayon eh. Tuloy-tuloy ang pamimigay. At salamin naman, wheelchair, salamin, bigas ang pinamimigay pa rin. Sino ang nakagawa niyan? Wala, siya lang po ang nakagawa niyan dahil siya lang ang may kakayanan. Yun lang po ang katotohanan. Adelina Salazar, adding, more prayers for Sir FLM, for wisdom and strength, and regain his freedom sooner in God's time, Sir Roman. Salamat po, Adelina Salazar. Elizabeth Silang, Lipad Aguila, Lipad.
FLM, sana makalabas ka na. God bless you always hanggang sa wakas, forever kami. Nang pamilya ko, gabi-gabi, ako'y nagdadasal na ikaw makalabas na na. Salamat po, Elizabeth Silang. Itong si Inchik Serapalem, fight for your justice and freedom, pray always. Undead Crusada, pisti karma nga mga tao, gumagawa ng istorya kay FLM. Karma, mga animal na yan, wala ginawa. Masama si FLM, kundi walang ginawang masama si FLM, kundi gumawa ng pagtulong sa kapwa ng pagtulong sa kapwa. Ang buhaya sa NBI, natanggal na. Yun nga po ang mahirap, eh, base kay Sir Ferdinand Barde, naibalik daw sa ibang ibang departamento, kaya talagang may kapit, malakas ang kapit. Merly 1217 official blogs, dasal lang po Sir FLM, marami kaming nagmamahal sa iyo, God bless. Norma Atcha, I'm watching from Australia following the case since the beginning. Disgusted with all lies against FLM. God is always with him. If God is with him, nobody could be against him. God bless. Rainer Colliera, I am very happy sa pangyayaring na kitaan ng butas at nagkabulol-bulol ang kanilang witness. God is good all the time. At hindi ako matigil for praying our pandemic hero idol FLM SWB the signatory na makalabas na siya. In Jesus name, hallelujah, amen. Hintayin-hintayin na lang po natin. Medyo tantya ko, pinapatagal talaga. Segundo Amon, good news, Sir Roman, tuloy ang laban. God bless po. RDC Tamsak at Harangdan, host, salamat RDC. Carlito Dumlao, magandang araw Bro Roman, mabuting balita yan. Dasal kung makalabas na ang idol kong boss FLM, Bro Roman, laban lang, FLM lang ang malakas from XOFW, God bless you all. Helen Coberdale, just for clarification Sir Roman, narinig ko po sa Chinoy ako na nahatulan na raw for 3 years si FLM sa anti-alias, totoo ba ito? Yung nahatulan po, si Norman Mangusin, hindi po si FLM, Norman Mangusin po ang nahatulan at hindi naman siya si Norman Mangusin. Ganun lang po kasimple yun. Julie Aguirre, good news. Jose Nelson Pastrana, kung di pagpaboran ng dilawan sa ng mga judge na mga demonyong NBI. Leonie Tugnaw, salamat sa Diyos. Thank you Lord Jesus sa good news. Lipad agila lipad. Jose Nelson Pastrana, plano ng mga nang nag pagdiin kay FLM saka gaguhan pa para para rapirahan si idol. Pirahan si idol, bayaran na witness na para di sila magpakuyan. Paglanghap kayo ng witness na bayaran. Una na ang NBI kasabwat, judges. Noong unang panahon, na hearing, paging kasipon kasi puno ng kasinungalingan kasi binudol ni Vic Lorenzo si idol, hindi lang si FLM ang binudol nila. Pag hindi makasuhan si Vic Lorenzo, walang kaayusan ang bansa. Siya ang nagpahirap ng mga negosyante, pinagbubudol niya, pinatakot niya at pinipirahan. Yun na nga. Pag hindi makalaya si Idol FLM, ibig sabihin kasabwat ang NBI at judge. Carlina Sanchez, marami kaming umaasa na talagang makalabas na ang ating idol. Artemio Buentipo, sana nga po Sir Carino makalabas na si Boss FLM. God bless po. Violeta Lustre, lipad agi lalipad. Full support. Ibig sabihin, ibig kami ka FLM, di magbabago idol. God bless you. Angelina Wong, kasi pinapatagal nila para ma-hold si idol. May utak talaga dyan sa kaso ni idol para matagalan pa sa loob. Di naman totoo na may kaso
may kaso siya. Gagawa lang ng hinayupak na yan, lalabas din ang totoo kung sino ang nasa likod. Makukulong din ang witness kung di totoo ang sinasabi niya. Stupid na witness na yan. Siyempre, gumagawa lang kaso ni Idol. Lifestyle, lipad agila lipad. Magdala ng antimano si Roman, nawa makalabas na madaling panahon. Be blessed po. Ernesto Mayugba, makalabas yan, Mang Roman. I pray also, Mang Roman, pahingi ng Lord. Smart bro, prepaid card, kahit 100 pesos lang kasi lagi kita pinapanood sa vlog mo. Okay, mabuhay ka. God bless. Mary Grace Helindon, Lord, ikaw na ang bahala sa aming idol. Marami kaming naniniwala sa kanya. Francisca Tabas, delaying tactics talaga. Nagaanap pa sila ng witness kaya tumatagal. Hindi. Briefing muna nila yung witness. Dapat. Pangatlo beses wala ng witness. Dismiss na dapat. Chel Jem, tama si Roman sa anti-alias niya para mawalan din visa ang privilege communication. Di ba po? Nora Valderrama, hangad ko ang katarungan mo, Idol. Marianelia, wow, sana matapos na yan, kaso ni Belen. Willie Antonio, delikado yung witness na yan kung bakit pumayag na hindi naman niya alam yata ang tunay na pagkatao ni Sarah Palumbo. Rose Bagni, so hindi na naman lalabas sa birthday niya. Ay naku, please pa mo hanggang pati kayo ay hindi na rin namin kikilalanin. Paylin official, kapag wala ka kasalanan, kampante kang makalabas ka. Kapag wala kang kasalanan, kampante kang makalabas ka, sabi ni Paylin. Willie Antonio, totoo yan mga KFLM, Sir Roman Carreño, Sir Dong Batalan at Lemor Creation. Delaying tactics talaga yan po. Kasi nasa gobyerno sila lahat. Yung nasa likod ng balahura ng gusto kay Sir Apalem. Pero ang Diyos, nakikita niya ang ginagawa yung mga masamang tao po. Sir Rata Miller, thank you Roman Carreño for supporting our idol Francis Leo Marcos. He's an over wealthy and philanthropist SWBC and Humanitarian Foundation. God bless you for always, Apalem. We love you forever. Marilu Lomarda, thank you Lord. Darating din ang tamang panahon para kay Sir Apalem. God bless you, Sir Roman, for your latest update about Sir Apalem. Salamat po, Marilu Lomarda. Delia Santos, bakit ang tagal naman ng susunod na hearing? Sang every week may hearing. Yun na nga eh. Dati, every 4 days, biglang tinagalan na. Delia Santos, mag-pray tayong lahat para makalabas na si Idol. Yohan Sin TV, lipad agila lipad. Aida Castro, Sir Roman, bakit di ko na mahanap yung channel ni Sir Apalem? Yung Francis Leo Marcos Return, di na yata gumagana yon. Ay lumipat po dahil na unmonetize, ano ba yun, na demonetize yung unang dalawang channel. Kaya Francis Leo Marcos comeback po. May bago yung kay dati kay Sir Dong Batalan, yun po yun. Yung Cooper Vlog. I-research niyo po Cooper Vlog official, lalabas yung kay Idol. Francis Leo Marcos comeback. Emily Tolentino, tama, kailangan malaman ng lahat ng totoong Marcos si Evelyn. Ang tagal natin nag-antay, thanks sa Roman sa walang sawang pagsuporta. Mabuhay ang ating pandemic hero. God is good all the time. Baby Dison, witness kalaban ni Idol Evelyn. Nagkabuhol-buhol sila kasi nagsinungaling. Dapat dismiss na ang kaso, puro fabricated, kaya nagdedelaying tactic. Baka naman nagpaparamdam ng for the boys. Cannabis Idol, hindi ka papababayaan ng mahal na Panginoong Diyos. Siya ang nakakaalam ng katotohanan. God bless you, Idol. Rebecca Barantes, naiyak ako sa tuwa na makakamit na ni Idol na makalabas. Kawawa naman na walang kasalanan. Mga inggitero, mga demonyo sila. Si Victor ang NBI, naway siya ang makulong. Pagkatapos ni Idol, siya ang papalit sa kulungan, watching from Kuwait. Lin Yap, okay lang yan dahil well prepared na si Sir Apalem. God
bless you and hoping truth will come up. God bless. Linyap, korte na ang magpapatunay sa Roman kung sino si Sarah Palen. Tama. James Sharp, tama yan. Magkakaalaman na kung totoong may human trafficking na kasala na kasasangkutan ni FLM. Wala talaga. Halatadong iniipit si FLM. Baka binabantaan na naman ang mga nasa korte or pineperahan. Yunida Dimas, Lord Judge, Lord Guide Francis Leo Marcos, hope makalabas na. We love FLM, go 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 lipad, hi hi, hope will be the next president 2029. 2028 po ang next election. Samberosil, shout out Sir Roman, lipad agila lipad na. Ayan, Samberosil, shout out. Flora Gumansing, yes, magandang balita. Ayan, salamat Flora Gumansing sa patuloy na pag-subscribe sa ating channel o patuloy na membership sa ating channel. Nancy Gingona, blessing sa lahat. Love the good news. The truth prevail for Idol FLM. Donna Silva, grabe na talaga. Tagal na ni Idol. Magbabayad sila paglabas ni Idol. Jubert Balangay, FFCI, Italy, Pangasinan. Diyan na makikita ang mga judge kung sino talaga si Boss Idol Francis Leo Marcos. Delayed tactics na talaga ang ginagawa nila kay Idol. Judy Skyder, praying Sir Roman, sa next hearing ni Idol ay makalabas na siya. Ay, palagay ko po, hindi pa po makakalabas sa next hearing. Dahil lumabas po ang witness eh. Ibig sabihin, ano na naman yan? Titingnan natin kung anong gagawin ng abogado, ano ang... Ang mahirap nga kung hindi na naman dumating yung witness sa next hearing. Di another delaying tactics na naman. Kasi hindi man pwedeng i-dismiss na hindi dumating yung witness. Di po ba? At sana makita ng judge ang katotohanan na yun. Witness ay fake na biktima ni Idol sa human trafficking. Time na ipakita ni Attorney Johnny Bestido yung birth certificate na tunay siyang Marcos at hindi siya yung Norman Mangosin. Have a blessed day po. Sir Roman, God bless us all. Yun, tama. Napoleon Molino, kasabwat ka siguro na. Joe Soriano, tarabayan na ka ni Apo Sir Francis. Pantanayon nga adas sibay mo. Han na ka baybayan. God bless you, Sir Francis and Manong Roman. Bangon Dulnuan, salamat sa good news. Geraldine Dosol, megalang shoutout po, Karuman, Carino, talagang delay tactics po, ayaw talagang palayain si Idol FLM. Priscilla Acosta, gusto ko sanang makita si Boss FLM. Asa lang tayo kay Lord, God is good. Priscilla Acosta, hi President BBM, kung ayaw mo siyang kapatid, kaibigan na lang, basta tulungan mo lang siya na makalabas. Ayun, oh, nakikiusap na si Priscilla Acosta. Sabi naman ni Eds, Hijosa, pray-pray lang tayo. Ayun, tama. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV, lagi lang sumusuporta sa ating pandemic hero. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, aking mga subscriber. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ako'y magbabalik.